Good morning, brothers and sisters. Welcome to Lilo Church of Christ Digital Ministry. Isn't it great to start the day with the Word of God? Be filled with this reminder of peace, hope, and love by listening to our morning devotion from Monday to Friday at 5 a.m. Have a great day! Good morning po sa bawat isa at nandito na naman po tayo sa ating morning devotion. At muli po magpapakilala po ako po si Brother CJ ang magmemensahe po sa atin sa oras na ito. At in behalf po ng mga pastors na nagmo-morning devotion ay lubos-lubos po kami natutuwa at nabe-bless, na-inspire sapagkat nakikita po namin kung ano yung nagiging epekto sa araw nyo po, kung paano po kayo nagko-comments dun sa mga devotion po namin. Kaya maraming salamat po at nawa po ay patuloy po tayong manood na ating mga morning devotion, supportahan din po natin yung iba po natin ginagawa. At dahil po sa mga ganon, sa mga comments nyo at sa panonood nyo po, ay hindi po kami magsasawa na gawin po ang mga bagay na ito na paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya bago po tayo mag-start sa another message po ng ating Panginoon, tayo po muna ay sumandali manalangin sa ating Panginoon. Let's pray. Lord God, salamat po sa oras sa pinagkaloob mo sa amin. Salamat Panginoon sa patuloy na pag-iingat at sa patuloy na buhay. Nawa Lord, buksan mo po aming puso at isipan sa pag-uusapan po namin sa mga oras ito at namamaunawaan po namin ito ng lubos, Panginoon. Kaya maraming salamat, O Lord. Ito po aming samot dalangin, samot mo sa pangalan aming Panginoong Yesus. Amen. At isang magandang umaga po muli, mga kapatid. At ang pag-uusapan po natin ngayon is all about achieving extraordinary things. At kapag sinabing achieving, ito yung mga bagay na gusto mong makamit, ma-achieve, makuha. At kapag sinabi extraordinary things, aba, hindi po yan yung mga normal na bagay. So, hindi po yan yung madalas mong makita kasi extraordinary eh. So, ibig sabihin, hindi ordinaryo. Hindi mo madalas makita sa mundo, hindi mo madalas makita sa mga tao na parang konti lang yung mga tao na nakaka-achieve kasi extraordinary nga. At kapag marami ng tao naka-achieve nun, hindi na extraordinary yun kasi madami na. So, achieving extraordinary things. At gusto ko pong pag-usapan po natin ito na nagmula po sa Jeremiah chapter 33 verse 3. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo. Sabi dito, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." So meron po palang mga bagay na gano'n, no? Na great, na kahit anong pilit mong hanapin, hindi mo makikita. Pero sabi ng Lord dito, "Call to me and I will answer you." So isa lang naman po yung gustong ipaalala sa atin ng Lord sa umagang ito. So isang maikling message lang po ito na sinasabi ng Lord, minsan hindi natin makamit yung mga extraordinary things kasi hindi tayo tumatawag sa Kanya. Kasi nalilimutan nating lumapit sa Kanya, nalilimutan nating magtiwala sa kakayahan Niya. Tandaan po natin yung kakayahan ng Lord limitless and our strength is limited. Kung magtitiwala tayo sa limited nating kakayahan, limited lang din po yung mararating natin. Pero kung magtitiwala tayo at dedepende tayo sa limitless na strength ng Lord, limitless din po yung kaya nating ma-achieve. Kaya sabi nga po dito, kung gusto nating ma-achieve yung extraordinary things, we must call to God. And that way, sasagutin tayo ng Lord sa pamamagitan ng mga great and unsearchable things na hindi natin alam. Tatandaan po natin ito, minsan meron po tayong mga problema, minsan meron tayong mga bagay na hindi alam. Hindi po natin alam. Narinig mo nga po ito sa isang pastor. Sabi niya, hindi, may mga bagay talagang kahit isipin mo ng isipin, sumakit na yung ulo mo kaya iisip, hindi mo talaga maiisip. Kahit hanapin mo yung solusyon, hanapin mo yung bagay na to, hindi mo mahanap. Sasakit lang ang ulo mo, mapapagod ka lang. At ano po yung kailangan natin gawin sa mga time na yon na hindi natin maisip yung sagot, hindi natin maisip yung bagay na yun, hindi natin makamit yung mga bagay na yon. Sabi po niya, isa lang daw po yung dapat natin gawin. Magtiwala sa Diyos. Hindi po natin kailangan pilitin na makuha yung sagot, na makuha yung mga solusyon. Hindi po natin kailangan pilitin na abutin yung mga bagay na hindi naman natin kayang abutin. Kundi ang kailangan natin gawin ay magtiwala sa Diyos. At pag nagtitiwala po tayo sa Diyos, we must call to Him. Kailangan nating tumawag sa Kanya through prayer, through devotion. At sabi po dito, yung unsearchable things daw po na hindi natin alam. Hindi natin makakamtan yan through our own efforts. Sabi ko nga po kanina, di ba? Hindi po natin makakamtan yan through our own efforts kasi sobrang limited po natin. Pero pag nagtiwala tayo sa Lord, yung kayang ipakita ng Diyos sa atin, mamamangha tayo. Kasi hindi natin alam na, Lord, kaya mo pa nang ibigay sa akin to. Lord, pwede pa lang mangyari sa buhay ko to. Yung mga tao na akala nila, hanggang dito na lang yung buhay ko, kasi ginawa ko na yung best ko. Ganito yung dahilan ng iba. Ginawa ko na yung best ko, pero hanggang dito lang talaga ako. Alam niyo po kung bakit? Kasi nagtitiwala po tayo sa sarili nating kakayahan, kaya hanggang dito lang tayo. Pero pag nagtiwala tayo sa Lord,
Yung mga bagay na hindi natin naiisip na kaya pala nating maabot, na kaya pala nating magbago, na kaya pala nating marating, ay ipapakita sa atin ng ating Panginoon. At yun yung mga things na hindi natin alam, yun yung mga extraordinary things na makakamit lang natin kung magtitiwala tayo sa ating Panginoon. Tatandaan po natin, hindi po natin mararating lahat ng to kung sa sarili po natin tayo magtitiwala. Magtiwala po tayo sa Diyos, tumawag tayo sa Kanya, i-prioritize natin siya, lagi tayong mag-pray, lagi tayong mag-devotion para makita natin yung unsearchable things and extraordinary things na kayang ipakita ng Diyos sa buhay natin. Kayang-kaya ni Lord ipakita, ibigay at ipakita sa atin yung mga bagay na yun. Yung mga hindi mo ina-expect na kaya mo palang marating, na kaya mo palang ma-achieve, kayang-kayang ibigay ni Lord yun. Basta call to Him and He will answer. Kaya para po sa ating pagtatapos, gusto ko lamang po iwanan sa atin to na if you want to experience extraordinary things, if you want to experience extraordinary things, we must be with the extraordinary God. Hindi po natin may experience yung napakagandang bagay kung hindi po natin kasama yung napakabuting Diyos na kaya magbigay ng mga bagay na yun. Kaya isang reminder po sa atin, magtiwala tayo sa Lord dahil si Lord yung magbibigay sa atin ng success. Pwedeng gamitin din natin human effort natin pero wag na wag natin kakalimutang magtiwala sa ating Panginoon. Kaya bago po tayo magtapos, tayo po muna sa mandaling manalangin. Let's pray. Lord God, salamat po sa reminder na ito na dapat po kami magtiwala sa iyo at hindi sa sarili namin kakayahan, Panginoon. Na hindi po namin ma-achieve yung mga extraordinary things na gusto mo ipakita sa amin kung patuloy po kami magtitiwala sa aming mga sarili. Kaya patuloy mo pong baguhin ang aming puso at ang aming isipan upang patuloy po kaming dumepende sa iyo at kumapit sa iyo, Lord God. Kaya maraming salamat po. Ikaw po ang manguna sa amin sa buong araw na ito. Maraming salamat, O Lord. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen.